yun. Sako po pala. Iba kasi sa pakpak pa yun. Tawa po ako sa... Hello at welcome mga Ka-Shababs at mga mag-iibon sa pangalawang bahagi o part 2 ng DNA testing. Aking ibabahagi mga mag-iibon ay ang pwedeng senaryo kung pinagpares natin ang dalawang ibon na walang DNA. At tips mga mag-iibon, yan ang aking ibabahagi sa bidyong ito. Tara! Ang unang senaryo. Kapagpapares natin ang dalawang same-sex na ibon kahit na ito'y bonded sila dahil sa nagtutukaan sila, maluwang ang sipit-sipitan ng isa na pwedeng hen at masikip naman ang sipit-sipitan ng isa na pwedeng cup. Ito yung senaryo na akala natin dahil bonded na sila at nakapanan natin ang kanilang pelvic bone ay tama na ang kanilang gender. Minsan tumatama, minsan hindi dahil hindi pa ganun ka-matured ang ibon at wala pa itong DNA. Ang pangalawang senaryo, kakain ito ng oras at panahon. Sa bandang huli at sa katagalan ng ibon, sakalang natin malalaman na parehas ang kanilang kasarian pag ito'y nag-itlog na pareho ang ibon o di naman kaya matagal na masyado at hindi pa nag-breed at parehong gustong umibabaw ng bawat isa. Sa pag-obserba pa lang, oras na ang masasayang sa pag-check ng gender ng isang ibon, lalo't hindi pa tayo marunong o mahusay sa pagkapa ng pelvic bone ng ibon. At ito'y hindi pa ganun ka-matured. Hindi lahat ng kak ay masikip ang kanilang sipit-sipitan. May ibang kak na sa kapa ay maluwang ang pelvic bone at nasasabi nating hen ito. Pero hindi pala. Halimbawa nito ay ang aking parisan na ibon na parblue opaline at green opaline. Banded sila pareho, masikip at maluwang ang pelvic bone ng bawat isa. Kaya kampante ako sa sinabi ng seller na cock at hen sila. Dahil yun ang dineclare at 6 months na sila pareho at maluwang at masikip ang sipit-sipitan. At ganun din sa kanilang behavior. Sa behavior, talagang cock yung parblue opaline at hen naman yung green opaline. After ng isang taon, nagitlog na yung hen na green opaline at sumunod naman nagitlog yung parblue opaline na cock. So parehong positive na hen sila mga Ka-Shababs dahil sa maagang gulang ng pagkapa ng pelvic bone at dahil walang DNA. Dahil dito, kailangan kong hanapan ng kapares na kak ang bawat isa. Hindi ko na kailangan ipalit pa sa seller ang isang hen dahil parehong matured na ang mga ito. Kapag pinalitan, kahit na may DNA kak pa at matured pa ito, ako pa rin ang matatalo dahil mapupunta sa seller ang matured na hen at pwede niya itong maibreed o maibenta at hindi nasayang ang kanyang panahon. Kaya mabuti pang hanapan ko na lang ng cock na pareho na may DNA sa legit na breeder at mas maganda yung matured na ibon ang maipapares. Tips. So, para mag-clear yung ano, yung dumis, i-cross siya sa albino. Mm-hmm. Kasi pure white siya. So, based okay. Sa ano, sa sinabi advice ng kaibigan ni namin na. Pero ang kalalabasan ng anak nun, sir, ano eh, bali split ino or? Split ino, bakit siya. Pero malinis na siya. Okay. Pero isang parisan lang yun, sir, ayaw?
isang parisan, malinis na. So, yun nga, i-try ko nga yun, sir. Ah, ay, no, wala rin, hindi man masama na yun. Ano, test natin. Ito, malalaman din natin sa DNA. Mm-hmm. Sa DNA kasi 99%. Yes, sir. Doon natin malalaman. Ito, sir, bagong baba ko lang to. Bali, parblu perso, pinatner ko sa albino dahil wala akong maipari sa albino ko eh. Itong lumabas. Hindi ko alam kung split sa ino yan or... Split, sir. Pero, ayang mukha niya, sir, parblu ba yan? Ay, perso? Hindi. O, is it fisher? Kasi parblu yung tatay niya. Parblu fisher. So, hindi siya perso, sir, ha? Hindi, sir. Okay. May bonus lang, sir. Okay. Yun nga, sir. Ano yung kak mo dun? Yung ano? Perso? Yung perso. May cargo. Mm-mm. May cargo. Kumbaga sa ano? So, kung nasa OPA siya, F1. Okay. May mga ano, may mga sa study kasi ng ano, sa perso. Perso OPA. Oo. F1, F2, hanggang F6. Hanggang sa makikir mo lahat yun. Tagal lang yun, sir. Daming bubunin na taos. Yes, sir. Tagal lang eh. May ilang pangatong gasto, sir. Sir, may ilang pangatong gasto, sir. Hindi ka malalasing eh. Yung iba nga, nag-iinom eh. Kaya siguro ako natagalan na yun. Hanggang ngayon, siguro dahil walang DNA yung mga nabili ko, ano, sir? Oo, sir. Saka pet shop mo siya eh. Hindi mo pa alam kung paano pumapa siguro, sir. Oo, yun. Ang ginagawa ko na, hinihintay yung panahon hanggang mag-mature. Pag nakita kong nagpares ng itlog, ah, babae. Ay, hindi na itlog. Ay, hindi pa rin kwan. Ay, pares na ng itlog. Tsaka ako ililipat, ihahanap ulit. Kaya naubos ang panahon ko siguro doon. So, hanggang dito na lang magtatapos ang ating part 2 na DNA testing, mga Ka-Shababs. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe, hit the bell button, mga Ka-Shababs, nang ma-update po tayo. At sabay-sabay tayong matuto sa pag-aalaga ng mga ibon. At sa mga nag-subscribe na po sa aking channel, pa-share po ito at maraming salamat sa inyong pag-subscribe.